So yun, may mga nagtatanong sa akin, paano raw magtono ng bass? Yun. Ang basic lang naman ako, kasi pag nagtono ako, may mga ginagawa ako para yung pandinig ko umakma. Yung at least, hindi ko man makuha yung 100% accurate na tono ng bass, pero malapit na siya. Ngayon, ang ginagawa ko, common, halimbawa, kung 4 string, magtotono ka. Start ka sa E. Mag-start ka sa E. Pero pwede rin naman sa iba. Pero mas madali kasi kung sa E ka mag-start. Ngayon, ako, ang ginagawa ko, pag magsisipra ako, ang iniisip ko muna na, ano, para makuha ko yung tono, yung kanta ng Silent Sanctuary, yung ikaw lamang, kasi bass, yung parang start na yung ganon. Yun. Ngayon, yung tunog kasi na yun, ano na yun, parang kumbaga sa ano, alam ko na yung pandinig nun, yung standard na tunog niya. Kaya every time na magtotono ako sa E, yun ang ginagawa ko. Sa, bali, ginagawa ko lang yung bass line na yun sa E, isang string lang sa E. Yan. Ngayon, yan. Pag natono ko na yung E, bababa naman ako sa A. Pwede kong gawin uli yun, yung ganong baseline, para mas mapadali ko siya. Ngayon, ang ginagawa ko, na rin, nakuha ko na itong E. Yan. Yan. Pasensya na kayo, basag na yung speaker ko. Ngayon, pagka ganyan na yung tunog, sa key of E, sa string na E, kukunin ko na yung A, bale, ganun pa rin gagawin ko. Bale, yung C sharp minor na ginagawa ko dito sa bass, dito ko na kukunin sa A. Para magtono. Diba katunog? Ngayon, pag nagawa mo na yan, dalawa na. Meron ka ng E, meron ka ng A na string. Ngayon, sa D ka naman, D string. Ngayon, ang ginagawa ko dyan, sa D string, minsan, ginagawa ko dyan yung pwedeng yung sa River Maya or kung gusto mo, sa magbalik. Ayan, para madali. Ito yun. Ito. Diba yan? Pwede mong gawin yun. Pero, mas maganda kung magtotono ka. Ayan, D. Common kasi, pagka ganyan, yung naka-open, medyo yung pandinig ko dyan, parang hindi ko siya mahuli. Kaya ang ginagawa ko, maano ko sa E. E, tapos E rito. Para makuha ko yung tamang tunog niya. E, E. Ayan. Pagka hindi pa ako satisfied dyan, F na. Ayan. Ngayon, pagka nag-ano sila, pag nag-akma sila, malalaman mo na pag-akma eh. Try mo ngayon yung ano, alapap ng eraser heads. Ayan. Kuha niya yung tatlong string mula si G, D, tas G sharp, F sharp. Ayan. So, ang mangyayari nun, pag hindi tumugma yung ganong tunog, wala ka sa tono. Pero pag nakuha mo yung ganong tunog, either nasa tono ka o malapit ka na sa tono. Ganon. So, last, kung meron ka ng E, meron ka ng A, meron ka ng D. E, A, D. Bale yung sa G string na yung last. Hindi ko to sinama kasi 5 string eh. Hindi ko to sinama. Bale sa basic lang na 4 string. Yan. Ngayon, kung gusto mo yan, maraming pwedeng gawin dyan na pantono sa ano 4 string. Mas pinakamadali na yan. Pag nakuha mo itong tatlo, madali na ito. Ano yan. Pwedeng ganito. Isa yun. Pwede namang ito. Pwede yun. Or pwede rin naman yung alapapul eh. Idudugtong mo lang naman yun eh. Sa C.
lang. Ganun ako magtono para makuha ko siya. Makuha ko yung tamang tunog, tamang timpla. And at the same time, nakakapag warm up ka pa habang nagtotono. Bali, exercise nyo lang yun. Yung iba kasi standard ginagawa. Kukunin mo na nila yung E, after nyan, common ginagawa, A. Tapos mag-A din sila rito, open. Pwede yan, oo. Kaya lang, yung sa akin kasi, yung tanda ko na kasi yung bawat tunog tong kanta, yun, dun na lang ako nagbe-base sa ganung ano. Para mas madali sa akin makuha, mas madaling matandaan, di ba? Yan. Ngayon, hindi man siya ganun ka-accurate na 100%, nakuha mo yung tono na yung na i-tune mo ng 100% na tama, at least malapit siya. Pwede naman habang tumutugtog, kung sa tingin mo na parang hindi lumalapat yung tunog ng bass mo sa gitarista or sa keyboardista, eh, pilit mo pa konti-konti hanggang sa makuha mo yung tamang timpla na gusto mo mangyari. Yun. So, yun lang. Ganun lang kasimple pag magtotono. Kailangan meron kang isang kanta na parang familiar na familiar ka sa tunog, tapos doon ka mag-bass. Ganun lang. Para, ayun, ang pinakamadali. Yun, yung Silent Sanctuary sa Key of E. Yun. Bale, ang, ayun ah, ulitin ko, sa Key of E, pag magtotono ko, Key of E, itong pang-apat na to, ginagawa ko sa Silent Sanctuary, yung ikaw lamang. Ito, A, apat na A, apat na E, 1, 2, ay hindi, tatlo, tatlong A, apat na E, 1, as F sharp, tatlo, as apat na C sharp. Doon. Ngayon, pag natono ko na yung E, ibababa naman ako ng A, same pa rin, pero yung C sharp, dito ko na kukunin sa A, para matono. Diba, same lang? Oh, so, dalawa na, E, A. Ngayon, pag sa din sa D, yan, dyan mo na ipasok yung kandang alapaap, yung baseline ng alapaap. Bale, sa third string lang. Oh, so nakuha mo na yung sa third string, sa ganong tunog. Sa pang fourth string, ayun yung pinakamadali at marami kang pwedeng i-apply kasi pang apat na yan. Pwede mo nang kunin yon, yung alapaap na buo. Yun, ganun lang siya kung pag tinotono ko, para pinakamadali, nasa isip mo na yung tunog, makukuha mo siya habang nagtotono ka, at the same time, nakakapag-ano ka pa, nakakapag-warm up ka. So, sana nakatulong sa inyo yun, sana nag-gets nyo rin yung mga sinasabi ko, sana maayon nga, at maging, mas mapadali yung pagtotono nyo, yung way ng pagtotono nyo. So, yun lang, maraming salamat.